Masakit yung tenga ko, diba? And ayun, tinignan lang niya, chinek lang niya, tapos binigyan niya ako ng gamot. Sabi niya sa akin, guys, is never ko daw dapat. Hi! Hey. Welcome to my channel! Alta! Guys, magandang hapon. Welcome back to our channel. So ngayon, guys, umuulan. Ayan. Sa labas, madilim ang paligid, umuulan. Ngayon ng umaga ay, guys, bumalik na naman yung panahon na sa umaga ay sobrang init. Tapos, sa hapon ay, ayan, umuulan, guys. And, nung nakarang araw nga, guys, ay pumunta kami sa ENT doctor, yung specialist para sa mga tenga. Kasi nga, sumasakit yung tenga ko, diba? And, ayun, tinignan lang niya, chinek lang niya, tapos, binigyan niya ako ng gamot. Sabi niya sa akin, guys, is never ko daw dapat linisin ang tenga ko. Sabi niya ganun. So, dapat pala hindi natin nililinis yung ating mga tenga. Kasi ako, guys, mahilig talaga ako magkot-kot ng tenga. Lalo na pag minsan kasi, pag sinisipon ka, diba, tapos makati yung tenga mo, loob ng tenga mo, kinukot-kot ko talaga yun ng cotton buds, guys. Kaya yan. Yan, ang dahil sa pagkukot-kot ko ay nakot-kot ako. Ginantihan ako, guys. Sobrang sakit. Alos 1 week akong nakakaramdam. Nung una, nung mga first 1, 2, 3, 4 days, ay pakunti-kunti lang. Tapos, nung mga, ayan na nga, yung nagpa-check up sa doktor, may sugat na raw yung tenga ko. Kaya, yung sakit, guys, ay whole day na talaga. As in, walang tigil. Kung paano pumintig yung puso ko, ganun din siya yung sakit niya. Sumasabay siya. So, hanggang sa, sabi ko nga sa inyo, iyak na ako, naiyak ako sa gabi. Kasi, alam mo yun, yung ikaw na lang yung gising. Lahat tulog na, tapos ikaw yung gising. Kasi, hindi ka makatulog, sumasakit yung tenga mo, diba? Nakakaiyak yung ganun. Tapos, kahit na masakit yung tenga ko, guys, trabaho pa rin. Kasi wala namang iba. Ako lang talaga yung inaasahan dito. Kasi nga, wala namang ibang tao dito sa bahay, kundi ako lang. At syempre, yung bayanan ko, hindi naman siya magluluto, maglalaba, di ba? So, kailangan ko talagang maglaba, guys, or magluto. Kasi yung mga bata nga, papasok siya sa school, or uniform ng mga bata, yan, kailangan laban. Kaya mahirap talaga, guys, pag nagkasakit ka na, alam mo yun, ikaw lang yung tao dito sa bahay, walang mag-iintindi sa'yo. And yung mga time na yon na nami-miss ko yung pamilya ko, ba? Kaya sama-sama na yung sakit, yung pagka-miss ko sa pamilya ko, yung nandito ako sa ibang lugar, ayun, sama-sama na yun. Kaya sobrang iyak talaga ako kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko sa tenga ko, di ba? Kahit inuman ko siya ng painkiller. Kahit inuman ko siya, guys, ng painkiller, masakit pa rin. Yung pwesto sa paghiga, hindi ko maintindihan kung anong pwesto ko. Basta ang sakit niya, guys. And, ayan, thanks God, kasi after 2 days ko na naininom yung gamot na binigay ng doktor, medyo okay na siya. So, before ay whole day siyang sumasakit, ngayon ay pakunti-kunti na lang yung sakit niya, guys. And, ayan, medyo okay na tayo. So, masaya na naman tayo. Hindi ka gaya. Pag may sakit ka kasi, guys, parang laging mainit yung ulo mo, diba? So, ganyan yung nararamdaman ko. Kaya ayokong mag-vlog. Ayokong hindi masaya yung pakiramdam ko. So, ayan. Ayan yung ating resulta ng pagsakit ng tenga natin. And, yunan nyo, guys, yung halaman ko. Kaiba yung halaman na yan, guys, kasi hindi siya yung normal na ganyan. Yung bulaklak niya is as in, talaga, kumpol-kumpol. And ayan nga, ngayon pala, guys, ay wedding ng pamangkin ko. So, wedding nila ngayon. Ako, tinawagan ako ng kuya ko. Pamangkin kong lalaki, so, anak ng kuya ko. Tinawagan ako ng kuya ko nung matagal na, January pa yun, sabi niya. Kung uuwi daw ako ng wedding ng anak, sabi ko, Diyos ko, ang pamasahe naman dito, ginto, diba? Ang mahal ng pamasahe, guys. Tapos isa pa, bukod sa pamasahe, kailangan mo pa magdala ng baon mo, diba? Yung pera mo nagagastusin doon. Kasi alam nga naman na
pamasahe lang yung intindihin mo. Eh, yung paano pa yung panggastos mo doon, di ba? So, kaya, sabi ko sa kanya, pag nakaipon na ako, saka na lang ako susunod dyan. Pero hindi ko alam kung kailan tayo makakaipon, kailan tayo makakauwi. So, 5 years na ako dito sa Nepal, guys. And, matagal-tagal na rin. So, before ako pumunta dito, before kami mag-settle dito, ay umuwi naman ako sa Pinas. And then, after noon, pumunta na ako dito. Kaya, 5 years din ako hindi nakakauwi sa Pilipinas. So, wedding nila ngayon. And, maganda pag wedding sa probinsya, di ba? Kakaiba yung wedding ng probinsya. Hindi ko lang alam ngayon kasi dati yung wedding ng mga kapatid ko ay ganun yung itsura. Ewan ko lang ngayon kasi di ba nagbabago na yung ating mga nakikiuso na rin tayo sa ibang mga grand wedding, di ba? So nagbabago habang tumatagal is nagbabago at nagbabago yung mga kultura na kinagis na natin. So ayan guys, ang haba ng ano ko, di ba? So sisilip tayo doon sa labas. Tingnan natin kung ano yung kasi may ulan siya. Konti lang naman yung ulan. Konti yung parang ano lang, patak-patak lang, hindi malakas. So sisilip natin kung ano yung nangyayari sa labas. So tara na. Ito yung sinasabi kong bulaklak sa inyo guys. Kumpor-kumpor yung bulaklak niya. Hindi siya kagaya nung normal na ganito. Itong normal na ganito is ganyan lang. Ganyan lang yung bulaklak niya. Hiwa-hiwalay. Pero ito, isang kumpol na bulaklak. So ayan. And ayan yung yung itsura sa labas guys. Hindi malakas yung ulan, konti lang. Yung aking mga tanim dito sa aming terrace, mga maliliit na halaman. Ayan o. So ayan, umuulan. Ayan yung guys, o yung Kathmandu side. Ang dilim. May hangin din kaya malamig, medyo malamig ngayong araw. Walang tao, konti lang ang tao sa labas kasi nga umuulan. Pero kung hindi na umuulan guys, maraming tao dyan, dyan sa lugar na yun. Oh. Dyan sa may nakared kasi may ano dyan ay may nagtitinda dyan ng ano chatpati at saka panipuri. So wala kasi nga umuulan. And ayan yung baba o. Kasi malamig talaga guys.